Mga kamunti, itong topic natin ay isang pangyayaring naganap na tsunami noong December 26, 2004, tinawag na Indian Ocean Earthquake and Tsunami, na gumimbal sa sangkatauhan na ang kaganapang ito ay siyang katuparan ng sinasabi na banal na kasulatan. May binabanggit na hula sa Bible tungkol sa tatlong pagkaaba na magaganap na nakapaloob sa ikapitong tatak sa panahong Kristiyano. Ganito ang nakasulat sa Revelation 9:12. Ang unang pagkaaba ay nakaraan na. Narito, darating pa ang dalawang pagkaaba sa haharapin. Tanong, kailan naganap ang unang pagkaaba? Ang unang pagkaaba nangyari sa pasimula ng ikapitong tatak nang ihipa ng ikalimang anghel ang pakakak o trompeta, na ang katuparan nito ay ang naganap na unang digmaang pangbuong mundo na sumiklab noong July 27, 1914. Ito pa, ito sinasabi sa Revelation 9:4, 9-12 pa. At sinasabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. At sila'y may mga baluti na gaya ng baluting bakal, at ang ugong ng kanilang mga pakakak ay gaya ng ugong ng mga karo. At ng maraming kabayo na dumadaluhong sa pagkaaba. Ang unang pagkaaba ay nakaraan na. Narito, darating pa ang dalawang pagkaaba sa haharapin. Yung matapos ang unang pagkaaba ay may binabanggit na ikalawang pagkaaba na magaganap at darating. Ang ikalawang pagkaaba, nangyari ito nang hipa ng ika-6 na anghel ang pakakak o trompeta. At ito ang sinundan na mababasa sa Revelation 11:13 hanggang 14. At nang oras na yaon, nagkaroon ng isang malakas na lindol at nangiba ang 10 bahagi ng bayan. At may nangamatay sa lindol na 7,000 katao. At ang mga iba ay nangatakot at nangagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos ng langit. Narito, nangagmamadaling dumarating ang 3rd pagkaaba. Ito mga kamunti, maliwanag ang katuparan ng 2nd pagkaaba ay ang nangyari na lindol na may kasamang tsunami noong December 26, 2004. Paano tayo nakakasiguro? Ang lindol at tsunami na nangyari sa Indian Ocean noong December 26, 2004 ay hindi lang 14 na bansa ang lubhang naapektuhan. Kundi, sinasabi nila ang halos 10 bahagi ng buong mundo ay apektado at gumalaw, na siya namang sinasabi ng Bible na ating binasa na nagiba ang 10 bahagi ng bayan. At ito pa ang katunayan. Lubhang kapansin-pansin ang nasabing lindol ay ang bugso at headline noong mga balita sa pangunguna ng CNN at ng ilang local news na sa unang buhos ng balita ay umabot agad sa 7,000 ang bilang ng binawian ng buhay sa nasabing lindol. Na siya rin namang ulit na sinasabi ng talata ng Bible na ating binasa kanina na binawian ng buhay sa lindol ang 7,000 katao. At umabot na nga sa may 250,000 na katao ang kabuuang binawian ng buhay sa nasabing kaganapan. Tinawag nga itong nasabing lindol na the worst earthquake in recorded history. Dito na muna tayo mga kamunti. Dahil mahaba itong topic na ito, talakayin natin sa 2nd bahagi ang 3rd pagkaaba. Magugulat kayo dahil isa lang masasabi ninyo. Malapit na nga ang paghuhukom sa ating panahon ngayon at sa darating. Isang napakagandang topic na naman ang ating nasubaybay ngayon mga kamunti. Napatunayan natin at nakita na ang katuparan ng mga hula sa banal na kasulatan ay nangyari na pala sa panahon natin ngayon at mangyayari pa lang. Ngayon, sumubaybay kayo dahil ito ay sa 2nd bahagi ng aking tatalakayin ay pag-uusapan natin kung ano ang mangyayari sa mundong ito. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang ito basta kwento lang o kuro-kuro o haka-haka.
dito ay hihimay-himay natin, katulad ng ating napakinggan ngayon, na talagang mga pangyayari ngayon sa mundo ay hindi na pangkaraniwan at matagal na palang nakasulat sa banal na kasulatan. O papaano, hanggang sa muli ulit mga kamunti, subaybayan nyo ang aking tatalakay sa susunod na topic. Paalam!